Ay dahil maliit ang maliit ang alin, maliit ang alin, maliit ang alin. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ang inyong Nurse Mama. Hello, 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 hello. As I promised to you, ngayon po ang magiging topic natin is about bakit ng babae? Oh, I'm sorry. Ngayon nga pala ay iba na. Bakit ng lalaki ang mga babae? Actually guys, hindi nyo ba napapansin kung bakit nakaganito ako ngayon? Siyempre, pa-inosente po muna tayo kasi siyempre naman mga katropa natin dyan, kailangan natin itaas ang ating bandila, ang bandila ng mga babae, di ba? Kaya nakasalamin ang inyong nurse mama para naman pa-inosente look, para naman hindi masabihan na ng lalaki. Okay, let's start na po! Bakit nga ba ng lalaki ang mga babae? Ayon kay Sir Raffy Tulpo, meron lamang dalawang dahilan kung bakit nanlalalaki ang mga babae. Una-una daw po kapag ubod-ubod ng bait ng lalaki. Kumbaga, yung okay lang, sige lang, go, hayain na, patawarin. At pangalawa po, kapag naman daw po ubod ng sama or ubod ng bawa, for example, nambubugbog, mabisyo, ang lalaki. Maniniwala ba kayo dyan guys kung totoo yan? At ayon pa rin sa aking na research, ito yan guys, ito lang ang talagang masasabi ko. Ang babae, kumbaga sa isang relasyon, once na sumuot sila sa isang relasyon, dedicated yan. Kumbaga lahat binibigay na, totoo yan guys, umamin tayo sa lahat ng mga babaeng ganun kadeep ang pagmamahal, totoo yan. Pero once na napuno na sila or sabihin na nating na out of love sila sa isang relasyon, doon lahat na babago. Ano po ang ibig sabihin ng out of love? Ito, abangan nyo po ang mga dahilan at rason kung bakit nga ba nagagawa ng babae ang magloko or umalis sa isang relasyon. Okay? Pero po, guys, inuunahan ko na po ha. Gusto ko po dito sa topic na ito, hindi po ko ito kumbaga ipinapakita sa inyo or ipinapanood para husgahan ang mga babaeng nagkasala o nagkaroon ng mga ganitong issue. Kumbaga, wag natin silang husgahan, kaya unahan na po natin, unahan ko na po kayo. Wag po natin silang husgahan. Pero di ko sinabi, for example, me. Sa aking, hindi ko sinasabing experience ko, guys, ha, hindi naman ako ganun. Kumbaga, walang babaeng ginustong maging kabit. For example, if I am single, no, tapos kumabit ako sa may asawa, walang babaeng ginusto, guys, na maging kabit. Yan. May mga babae rin, for example, na nabibiktima din. Na halimbawa, sabihin ng mga lalaking may asawa na, wala akong asawa. So, syempre, ako si single, for example, magkakagusto ko sa kanya hanggang sa malalaman ko na lang na, ay, may asawa pala. Ang hirap nang bumutaw. Kaya, guys, ito ha, sinasabi ko, itong video na to is hindi para manghusga. Kumbaga, para i-explain ko rin po sa inyo, hindi para husgahan yung mga ganitong klase ng babae. Okay? O, syempre naman, guys, sino pa ba ang magtatanggulan dyan? Syempre ngayon, babae tayo. Ipaglaban natin na hindi lahat ng babae ay nanlalalaki. Pero, guys, ayon sa survey, ngayon po sa Pilipinas, mas higit na po. Mas marami na po ngayon ang babaeng nanlalalaki kesa po sa lalaking ng bababae. May kasabihan nga tayo na by nature, men are polygamous. Na ibig sabihin nito, hindi nakokontento ang lalaki sa isa. Kadalasan nga kaya nasisira o nawawasak ang isang relasyon ay dahil hindi naging tapat ang lalaki sa karelasyon. Pero alam naman natin, may mga nasisirang pag-ibigan dahil sa kagagawan din ng mga kababaihan. So alamin natin guys ang mga dahilan kasi totoo yan, sabi nga daw po nila, mas dumadami na ang percentage ng mga babaeng nanloloko
kesa sa mga lalaking manluloko. Sabi nila, ang unang dahilan daw kapag isang lalaki ay mabisyo, tulad ng pag-iinom, pag-aadik, pag-sisigarilyo. Sigarilyo is okay lang, I think. But yung pag-iinom, pangangalit. Pangalawa, dahil daw wala ng oras si mister sa kanya. Minsan kasi guys, yung mga mister, yung mga lalo na yung sub-sub sa pagtatrabaho, nawawalan sila ng oras sa kanilang pamilya. Minsan daw, doon natitrigger kung bakit nakakaisip ang babae na ibaling sa iba yung kanilang attention. Kasi hindi na nga ako nabibigyan ng time ng mister ko, diba? Kumbaga wala na yung tinatawag na family time. Pangatlo, impact of social media. Kung mapapansin nyo guys, side by side, talikod, paharap, marami na tayong napapanood sa TV, sa YouTube man, yung mga parabang nagiging normal na magkaroon ng mga other woman, other man, or kung ano-ano pa. Diba? So ngayon, parang naiisip, for example, yung halik na lang, diba? Kung napanood nyo yun, ha? Sa mga nanood ng halik. Diba? Parang naiisip nung iba na mga misis na, ay parang okay lang pala, kumbaga normal lang naman pala yung maging mga bit or manlalaki, ganyan. Kasi natatanggap na ng lipunan unti-unti eh. Kasunod guys, yung peer influence na tinatawag. Nandyan yun na, abba, bumabarkada sa may mga, yung mga ganun din, yung mga ganun din yung ginagawa, yung mga nanlalaki din, yun, napapabarkada siya. So sila, parang na-influensyahan sila. So yun na nga, sinasabi ko nga sa inyo guys, parang nagiging normal na lang. Kasi nakikita nila rin sa mga kaibigan o sa iba yung ginagawa nila. Kasunod po is, di ba yun nga sinasabi natin na out of love ang babae, di ba? Ito yung mga instances na halimbawa po na ginawa ni mister na ng babae sila. Kumbaga, aanuhin na lang ng babae na gantihan ko nga yan. Total, maganda rin naman ako. Kayang-kaya kong gawin ang mga ginagawa ng asawa kong ng bababae. Yun. Without even thinking na meron silang anak. Diba? Huwag ko kung anong klaseng dahilan. Ito rin guys. Isa rin ito dun sa mga nag-aasawa ng maaga. Diba? Kumbaga ngayon, pag tumagal ang relasyon nyo, naka-limang taon, 10 taon, 15 years na kayong mag-asawa, bigla nyo na lang, halimbawa, dahil sa mga dumadating nga na problema, hindi nyo na, kumbaga, patong-patong yung problema eh. Kumbaga, naiisip nyo na lang sa sarili nyo na, he's not the one. Hindi pala kami yung nararapat. Pero 10 years na kayong mag-asawa ha, bigla na lang marirealize na, oy, I'm sorry, he is not the one. Isa rin daw po ito sa dahilan, ha? Kaya nang lalalaki si Mrs. Ay, dahil maliit ang... maliit ang alin, maliit ang alin, maliit ang alin. Maliit na ang pagmamahal daw ni Mr. sa kanya. Siguro kung ano-ano yung mga naiisip nyo guys, ha? Next is, wala na daw kagana-gana si Mr. pagdating sa kama. Ito guys, ito yung very common na napapanood ko kay Rafi Pulpo. Kaya daw, nanlalalaki si Mr. is dahil si other guy is nabibigay lahat ng pangangailangan niya. Pangangailangan ano? For example, nasisilok sa salapi. Andyan yung napagsya-shopping siya, nireregaluhan siya ng mga mahal na bagay, bibilin siya ng iPhone, bibilin siya ng mga ala-alahas. Next, guys, makabago na ang panahon ngayon. Nasa millennials nga daw ba? Millennials ba ang tawag dun? Kumbaga, nandun na tayo sa makabagong panahon. Hindi na ngayon nabobola ang mga babae na isang, for example, binugbog mo, bigyan mo lang ng salapi, okay na. Hindi na tayo ganyan, hindi na kami ganyan, guys, ngayon. Marunong na kaming lumalaban. Ito yung tinatawag na girl power. Girl power. Naiintindihan niyo ba guys ang aking mga pinagsasabi kasi kahit man ako naguguluhan din. Pero okay, let's sum up. Bakit nga ba? Unang-una nga daw po kapag ang lalaki is mabisyo, yung mga nagiinom, nagsasabu, pag-uwi ng bahay bubugbugin si Mrs., hindi lang si Mrs., pati mga bata.
Kasunod po, dahil nga daw sa peer influence, yung impact ng social media ngayon, parang nagiging okay lang, normal lang na yung sa mundong ginagalawan nyo na magkaroon ng other man, ha? Sunod din po yung mga ganti-ganti. Yung gaganti kapag si Mr. ay ng lalaki, gaganti naman si Mrs. na kaya ko yan, kaya ko yan. Hindi, immaturity rin yan, guys. Kasunod din daw po ang maliit na maliit na maliit na pagmamahali Mr. sa Mrs. Yung bang nawawala ng time, nawawala ng family time. Kumbaga nung magka-boyfriend-girlfriend pa lang sila, yung panunuyo ng Mr. ay sobra-sobra. Pero nung tumagal na sila, nakalimutan na si Mrs. Isa yan sa nakakapag-trigger, ha? At kasunod, yun nga guys, ha, wala na daw kagana-gana si Mr. sa kama. Kung ang mga lalaki may mga pangangailangan yan, ang babae din po guys, may mga pangangailangan din yan. Kaya huwag nyo pong kalimutan iyon. Tapos yun na nga, sinasabi ko dahil makabago na tayo, girl power na tayo ngayon. Hindi na kami yung mga inaapi-api noon. Ngayon lumalaban na kami. Maganda ba yun? Yun guys, sana may natutunan kayo sa aking pinagsasabi ngayon. Pero yun nga guys, kumbaga, huwag tayong maging judgmental sa mga ganito ring pangyayari. Pero hindi ko naman sinasabing normal lang to, ha. Kumbaga, we have a different story. They have different story na Twitter kasi hindi ako kasama doon. Diba? Kasi nga guys, naniniwala talaga ako na walang babaeng ginustong maging kabit. Diba? Kasi andun pa rin tayo sa mundong ginagalawa na may mga yung tawag dun yung baga, gusto pa rin namin mga babae ang minamahal, ang maali ng mga lalaki. Kaya please guys, huwag tayong mag-judge, maging judgmental. Pero hindi ko rin alam, parang nalihis ang sinasabi ko doon sa ating topic. Okay guys, goodbye! Kumbaga, kung meron kayong mga gusto pang mapag-usapan sa susunod nating topic, i-suggest nyo lang po ha, comment down below lang po. So, salamat guys sa time, hanggang sa ulitin, bye!